And what's up mga Kerb? So welcome back sa aking YouTube channel. So Archery nagbabalik para sa panibagong bike check video. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop, Marilao, Bulacan. Ayan. So iba bike check natin mga Kerb. Ayan, nakikita nyo naman. Saan? Ayun. Tosic Brandon Ultimate. So mapapa-ultimate skill ka rito kapag nakita mo to. Ito siguro yung isa sa pinakasulit na mountain bike na nakita ko na naka 12 speed. Ayan. So, bago ko simulan mga Kerb, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check at bike related video. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Ayan. So, ano pa hinihintay natin mga Kerb? Tara, simulan natin ang bike check ng Ultimate Brandon. So, ayan mga Kerb, sisimulan natin syempre ang pagbabike check ng Tosic Brandon Ultimate. Ayan. So, syempre sisimulan natin mga Kerb sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito mga Kerb ng 14.5 kilogram. Ayan. So, hindi naman lumalabas ng 15 kilogram at hindi bumababa ng 14 kadalasan ang mga built bike na nababike check natin. Ayan. So, 14.5. And syempre, made from aluminum 6061 ang ating frame. Ayan, nakikita nyo. At ang ating mga decals ay hydroform or water decals nito mga Kerb. Ayan, nakikita nyo. Tosic. May Brandon Ultimate dito. And may decals. And syempre, may Brandon Ultimate pa rin doon. At ang kulay natin mga Kerb is two-tone. Medyo mas marami yung black niya mga Kerb. Matte black dito. And matte yellow-green banda sa may taas. So medyo kaunti lang yung colored part ng frame natin. Pero ang ganda niyan tingnan mga Kerb po. O, di ba? At kung mapapansin nyo, itong seat post natin, seat tube, may kaunti lang siyang bend. Kunting-kunti lang naman mga Kerb. Kung hindi mo siya tititigan, hindi mo siya makikita. Yan. At syempre may nakalagay na 29er. Medium size ang ating frame. May lalagyanan siya ng tubig. Kadalasan naman lahat naman ng nakikita nating mga frame ay may lalagyanan ng malamig na tubig. Pwede na! At yung shape ng ating down tube or rectangular dito, then rectangular doon. So medyo bumaliktad. So pahaba dito, then magtutwist siya. So dito naman yung pahaba. Yan. Pagdating naman dito sa ating head tube or 100mm yan. Tapered 44-55. Ayan, 44 to then 55. May logo siya ng Tosic. Ayan. And ito makikita nyo mga Kerb, wala siyang bridge dito sa kanyang seat stay. Ayan o. Pero matibay yan mga Kerb, kahit wala yung bridge. Then round ang ating seat stay mga Kerb na may water decals. And syempre pwede ka maglagay ng fix na bike rack dito sa may banda likuran. Pagdating naman dito mga Kerb sa ating chainstay, may kalaparan siya mga Kerb. Halos lahat naman na nakikita nating chainstay ay malapad. Pero hindi ito yung pinakamalapad na nakita ko. Tama lang siya mga Kerb. Then meron siya rito mga Kerb na film, protective film para sa chain slap ng ating kadena. Pero advice ko pa rin sa inyo, bumili kayo ng chain guard. Mura lang naman yon mga Kerb. And may water decals dyan. Siyempre, quick release ang ating frame na meron siyang tawag dito. Nakalimutan ko na mga Kerb. Sa sobrang tagal natin hindi nag-bike check, nakakalimutan na natin. Dropout yata ito mga Kerb. Ayan. And syempre, nakalagay dito ang ating kable ng ating RD. Meron siyang bridge. Ayan, nakikita natin bridge. Ayan mga Kerb. And pagdating naman sa kanyang welding mga Kerb, dito marami kang makikita ang uod ng pagkaka-welding. Ayan kung nakikita nyo. Pero dito, smooth welding siya. At syempre, dito smooth welding. So medyo malayo ang pagkakadikit ng ating top tube kahit down tube. At dito naman, maliit lang yung pinaka triangle niya, pinaka support. So ayan mga Kerb, lipa naman tayo sa kanyang suspension fork. Napakaganda nito mga Kerb. Syempre gawa yan ng Uding. Nakikita niyo naman. So talaga naman pag ang sticker natin sa Uding para kang kumapa. Ayan. So yung mga car sticker na nabibili natin, no, ganun siya kakapal. Ayan, oh. And made from magnesium alloy ang ating lower, syempre ang ating arc at ang ating nakalimutan na natin crown ba? Then
parang crown. And syempre, meron tayong manual lockout. Ayan, apaka-smooth ng manual lockout natin. And meron tayong lalagyanan ng hangin. Lalagyanan ng hangin. So, dyan mo babombahan. So, ayan. So, air fork nga pala ang ating suspension fork. Napakaganda mga carpo. Kitang-kita niya. Syempre, meron tayong rubber na indicator ng sag. Ito yung pag-bounce kung gano'ng kalalim. And 120 millimeter ang kanyang travel. So, ito yung mga carp. Itong 32 na to. Para sa mga bago. Syempre, nagdaan din ako dyan. 32 millimeter daw ang kapal nitong ating extension. So, syempre, kung tapered ang ating headset, head tube, syempre, ang ating fork is tapered din. Tingnan natin. Ayun, oh, tapered nga ito mga carp. Oh, panalo, di ba? And dito tayo ngayon sa gulong. Ang gulong natin is Solon. Ayan, gawa yan ni Solon Husak. Oh, di ba? Oh, then tingnan natin ang kanyang bearing. Ang bearing, ano? Bearing. Ayan, mukhang ball type pa siya mga carp. Ayan, kasi rubber yung takip niya dito eh. Made from aluminum alloy yan. Quick release, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating Solon halves. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, 100 millimeter yung haba ng ating halves. Bakal ng ating spokes. Siyempre, ang ating rims is made from double wall aluminum alloy na may sticker. Ayan, nakikita niyo yung sticker na toxic. Sticker lang to mga carp. Hindi siya masyadong pansinin kasi black. At ang ating gulong ay all terrain. So, maliliit yung knobs niya mga carp. Ayan. Siyempre, gawa yan ng Innova Pro Crossfit. Ito yung gulong ng kotse na nagko-crossfit. So, ang lakas ng gulong nito. Di ba? And siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Solon na hubs. Ayan, Solon. Yeah, tingnan natin, pakita natin. Ayun, oh, kita nyo naman. Nakikita nyo ba mga carp? Nakaharang eh. Ayan, yun. Solon na hubs. Aluminum, quick release din yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes pa rin. Bakal na spokes, double wall, aluminum alloy na may sticker na toxic. Ayan, and syempre, Innova ba? Pro na crossfit. So, yung size nito, tingnan natin mga carp, hanapin natin. Ayan, so hanap. Ayan, 29 by 2.25 ang ating gulong. And dito tayo sa main event. Ayan, main event oh. Uy, panalo. Diore 6100. Ito yung may clutch. Ayan. Para hindi siya mag-bounce. O, diba? Off natin. Nagba-bounce siya. Ayan. So, para hindi ka mag-chain slap. Ayan. Nag-chain slap pa rin. Dito sa ilalim, hindi. Ayan, o. Diba? Panalo. Ang laki nung ano niya, mga carpo. Ito, o. Panalo. Sa kabila, ang laki, o. Oh, oversize. O, diba? Ang kadena natin is yen. Na 12 speed. YBN pala. Yan tuloy. YBN na 12 speed. Yung ating cogs. Tingnan natin. Uy, 12 speed. 11, 250 teeth. Ang ating cogs. Tingnan natin kung makikita natin yung tatak. HG. So, Shimano rin to. Nakita ko mga carp eh. HG yung tatak na nandito. Yan. Panalo. Ito yung merong ano, starfish sa likod. Kulay red. Ayan, nakikita nyo. Di ba? And dito tayo ngayon sa kanyang stem. Yung stem niya is toxic na negative stem. 75 millimeter. Kung hindi ako nagkakamali, negative 17 ang mga ganitong stem. Made from aluminum alloy yan. At syempre, slam ang ating headset. Gawa ng Neko. And meron tayong spacer na 1, 2. Saka isang 5 millimeter. Ah, 10, 10. Saka parang ano yata to, 5. Yan. So, pwede mong ibaba yung stem mo para nakaslam. And, syempre, low rise na handlebar made by Tosic, made from aluminum alloy. Yan. 720 millimeter ang haba niyan. At ang ganda ng handle grip niya, mga carpo. Goma siya na mayroong end cap. Ngayon, nakita niya mga, binuka ko. Oh. And, sag meet ang ating tatak. Ito yung may lock. Yung anyang handlebar mga carp. Tingnan natin. Asan? Ayun, ayun o. Lock niya o. So, madali lang siyang hugutin. And, syempre, ang ating lever ay Shimano Diore 12 speed. Ito yung walang number pero meron ka makikitang indicator dyan o.
Ayan, ito yung push and pull. So, yun ang kasarapan ng Shimano, push and pull. Ayan, yung L2 ko kasi pull, push, push eh. Ayan, at ang ating hydraulic brakes or hydraulic lever ay Shimano MT-200. Ayan, sabi nga nila, apakaganda ng bike na to. Ayan, so wala ka lang hahanapin dito. And dito tayo ngayon sa kanyang rotor. 180mm ang laki ng rotor niya, mga Kerp. 180. And post mount na Shimano caliper. Ito, ang ganda. Ay, may ano siya, oh. May adapter. Kasi 180 yung rotor niya. So, ito kasi is 120 lang. So, since naka 180mm rotor ka, kailangan mong gumamit ng riser. So, para maging 180. Then, sa kabila, ganun pa rin, naka post mount na Shimano MT-200. Dito naman sa likod, mga Kerp, 160mm lang yung rotor niya. Ayun. At dito tayo ngayon sa crank set niya. Siyempre, Hollowtech yan. O, diba? Hollowtech. 170mm ang kanyang crank arm made from alloy. And 34 teeth na... nakalimutan ko na to. Ayan. 34 teeth ito made from bakal. Ayan. Tapos yung ano niya, BB niya, BC. Wala siyang tatak, mga Kerp. Ayan. Buti pa yung crankset, merong BB. Ayan. And syempre, dito sa seat clamp is made from aluminum alloy din yan. And seat post is Tosic aluminum na naka-set back. Kung hindi ako nagkakamali, mga Kerp, 31.6, 350mm ang haba niyan. Ang taba, oh. Diba? Sarap, ang taba. At ang ating pedal, made from aluminum alloy na ball bearing type. Matibay ito, mga Kerp. Yung bike ko, mag-almost 2 years na, buong buhay na buhay pa ito. Ayan, at ang upuan natin is Tosic na malambot, na manipis. So, para siyang pamaypay, mga Kerp. Ayan, oh. Ayan, ang haba. Ingat ka, baka ma-jempot ka nito. Baka matusok ang puwit mo niya, no? O, diba? So, napakaganda ng ating Tosic Ultimate Brandon. So, ayan mga Kerp, ang ating bike check ng napakagandang Tosic Ultimate Brandon na naka Shimano MT-200 and Shimano Diore 6100 na 12 speed. Ayan. So, nagkakalaga nga pala ito mga Kerp dito sa Taurus Bike Shop ng 19,000 pesos. Ayan. So, ano pa yung hintay nyo mga Kerp? Sugod na kayo rito. Baka maunahan kayo at maubusan pa kayo ng napakagandang Tosic Ultimate Brandon. So, tanggap nga pala sila rito mga Kerp ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan, pero kung meron kayo pang cash, pwede naman din. Ayan. So, hanggang dito na lang mga Kerp. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. So, hanggang dito na lang mga Kerp. Nabubul tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo. Paalam. Bye-bye.